si Mrs. na black ay nilagumpa ang cookies. Alaot si Mr. kay idakop sa pulis. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay kinasa sa pari, adunay sa pulis. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay nagminyo, limpin lang why expenses. Sobrang trabaho, dipastan ni Mr. og Mrs. Sige lang pa nga nag-isag may crisis. Ikong kagvarikos beans ang bitiis ni Mrs. Walay kontrol si Mr. nagmiwang gibisis. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay kinasan sa pari, adunay sa huwis. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay nagninyo lipin lang why expenses. Kung mangita kang paris kay himuon mo misis, ayuhagid pagpilipag panghimbis. Kay kung bakit ang makuha wala kay happiness, ano bon po niya ang gasto, mura kang gitulis. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay kinasan sa pari, adunay sa huwis. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Adunay nagninyo, lipin lang why expenses. Ibiyaan ko na lang ang akong pagkamanananggot. Ibaligya ang sugong, kawit ko ang akong sanggot. Nipuyo ako siyudad, kapobre noon misamot. Gusa misulot na lang ako pagkamaniniyot. Namudak akong patay sa silingan ng balay. Ang pamilya ng hilap hasta ang nananilal. Misinggit ako kong smile, kunya i-flask ko ang kudak. Ni-smile silang tanan, bisan o nakahilak. Maniniyot, maniniyot, trabaho ko maniniyot. Kodakir, ako si Mr. Kodakir. May laing nagpapicture, duha ka managrato. Ipapusin ko sila nga tikit yun kaayo. Ubisyot na yun ako kunya gipadibilog ko. Kanindot sa ritrato, pulos putol ang mga ulo. Maniniyot, maniniyot, trabaho ko maniniyot. Kodakir, kodakir, ako si Mr. Kodakir. May bago nga gikasal, nagpakudak sa may altar. Kamera kuno isyot atol sa ilang paghalok. Kamera kumikagar ang flas, igo lang misiyo. Kaunom yun mo kagar, kaunom sa maghalok. Maniniyot, maniniyot, trabaho ko maniniyot. Kodakir, kodakir, ako si Mr. Ipapusin ko ang tanan background sa batang gikasal. Mga pamilya ni apil nagpuot sa may altar. Ipitik ko's makadaghan aron makuha ang tanan. Nilutaw sa ritrato at pari lang ug sakristan. Maniniyot, maniniyot, trabaho ko maniniyot. Kodakir, kodakir, ako si Mr. Kodakir.
akong gitugot dito sa luyo sa buntot. Mae atop ininatugon, halig ikaw ay ang duon. Ug ang gamay na kong kaingin gitamnan kong mga saging na amuhi kong mga hayop, baboy, manok, kabaw o kanding. Kung ang adlaw mo sa lok kagabi ondayon mo ikiyo ang mga manok mamatong ang hayop sa pangatulog. Inginabot sa kaadlaw ang manok mo tugtugao oras nas akong pagbangon magluto akong tinonghong. Ug dayon ako nagninyo kaminyo on nga tingoyo tang nanay kini nga hangyo tang tatay kini nga sugo. Ang tinoyong kaminyo on ginigka nang mauy agdon ilang kining sabot-sabutan ug kaslong kong magkauyon. Ang payag luyo sa buntot alang kanamong matiayon mauy salag sa kaminyo on aron po'y ang nga malipayon. Kung kami kinasal na among kunan ang gugma kay kaming duhang gibuya ug wa kami magkaila. Kung ang adlaw mo sa lokagabi undayon mo tigiyo ang mga manok mamato ang hayop sa pangatulog. Inabot sa kaadlaw ang manok mo tugtugao oras nas akong pagbangon magluto akong tinughong. Kay ninaw lagi sa bukid wala na'y laing maisip mag na lang uksista sa payan ako mag-awi. Isano sano isa ka sa tama estranyo sano kinsa baba ang magtinabangay ang maginunungay kita lang sano sano isa ka sa tanggapita sano bisa kun sa pang urasa sano sang pita lang basta ikaw basta ako o kita sano 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 kon parte na sa gugma sano bahala na ko bahala samka kon sabaji ija ija ta sano sano, maulay diferensya. Sano,
party na sa guma. Sano bahala na ko, bahala sa ka kung sa baji ija ija ta. Magsabot lang ta basta sa chicks ija ija ta. Pinakagwapo kadugo uga merkano, dagang babaeng naibog ug nakagusto. Apan wala kanila ang akong tipo. Usa ka adlaw may dala kang estranghera. Pagkagwapa maurag kurti og artista. Dayon palabya kining higayuna, gidigahan ko siya ugwa niya pakyasa. Wala madugay gikasal gayud kaming duha. Nakasal na nalipay ko kay nakajakpat ako kaniya. Apan dako ang akong katingala. Usa kaadlaw pa lang nangala na siya. Nasairan ko sa mga tsismusa. Mahitungod sa kalidad sa akong asawa. Second hand na di ay kuno siya. Kay sudlan na sa among panagkita. Second hand ang akong naminyuan. Resulta kini sa akong kapilian. Kasakit sa sulti sa mga silingan. Apan kasal kami di mahimong ilisan. Bisan nasairan ko ang kamatuuran. Wala ko tagda ang lipat ni ining mga tabian. Sunod niyang panganak, akong atangan. Wa na'y kompetensya, ako nagyuntanan. Second hand, ang akong naminyuan. Resulta kini sa akong kapilian. Kasakit sa sultis mga silingan. Apan kasal kami di mahimong ilisan. San nasairan ko ang kamatuuran. Wala ko tagda ang libak ni ining mga tabian. Sunod niyang panganak akong atangan. Wa na'y kompetensya, ako nagyuntanan. Romantika man sab, bisan og second hand. Magkaswerte, magkaswerte, dihang duha ang sister niya kanindot yon labig t-shirt ang isulob kaysa dughan magahulma katumbong tot nakaloha.
suerte payati ay ngay dito sa ilang balay ang sister niya nga talaga na eyes to eyes kaming duha apan malas kadi malas hapit noon kumaimpas dihang akong iapreta kitam paros-os maldita suerte unta ay dalaga di malas kay tomboy siya. Tambok apan humot dako apos o tingwat lubot siya kayot at akong ampay bisag babay murag landay it's okay lang walay kaso maokini ang akong gusto dako mata daw pugita murag hamon ang mga paa daghan ako nga nangutan nganong putok kuwa kamita gito ba ulang sila bisan ang tambok bahala na gipaibog ko pa kanila ang tambok ko nga hinigugma naningit og nga natawa wa ba kuno ko baliwa sana talagang mapainggan kayo ng mga kapa-teacher at yung mga teacher na autorita. You're also... Ibigyan nyo raw yung mga pananim ninyo. Ito po, sabi nyo, isang nagkikinig, Ma'am Heidi, meron po ba kayong binhi na ipinamimigay? Ayun. O, isa pang gusto ko malaman sa inyo, Ma'am Heidi, kasi nadidinig natin ito madalas. Hanggang ngayon, nadidinig ko ito. Ay, yung iba pang nag-aalaga ng halaman, kinakausap nila eh. Para sila nakikipag-usap din sa kapwa nila tao. Bakit ganun? Tama ba yun? Talaga bang ganun? Natural ba yun na kinakausap yung mga halaman sa araw-araw na nilang inaalagaan? Kinakausap palagi? Maganda bang ginagawa yun at bakit ginagawa yun? Alam niyo po, sa umaga pa lang may music na po yung mga halaman ko. Kasi ang halaman may buhay. Oo. Humihinga din po sila. No? Pagka may music, pagka kinakausap po sila, sumisigla sila, nakikita ko talaga na masigla ang mga halaman ko. Nagbublom talaga po yung mga dahon nila, nagberding-berding. Talaga po kailangan natin kausapin. At alam niyo po, parang sumasagot yung mga halaman sa akin. Pakiramdam ko lang po. Kasi po, naipapakita nila ang ganda nila sa akin. Wow. Oh, kung nag-uusap kayo, pagka nakadistansya kayo, turuan nyo rin mag-text at mag-vlogging. Oo. Oh. Okay. Sige po, sige po. Nasa inyo pagkakataon. Kansang katerba yung mga nanonood at na nagla-like sa inyo. Dagdagan pa natin, Ma'am Heidi. Dagdagan pa ninyo. Sige. Okay po. Sa lahat po ng mga
kasalan po. Ganun po. Yes. Ma'am, maraming salamat, Ma'am Heidi, sa ginawa niyong pagsama, pagsagot sa amin, pag-share sa amin ng mga impormasyon, pakibahagi niyo ng mga sikreto sa pananim at mga ginagawa niyo araw-araw. Hanggang sa muli, asahan po ninyo na isang araw muli at tatawag sa inyo ang palatuntunan, ang Asenso Agri-Negosyo, ang kahiro po dito sa Radyo Pilipino. Maraming maraming salamat sa pagkakataong binigay po ninyo sa amin. Ingat po kayo, ho. Stay safe. God bless at masarap yung palagi ko nakikita sa inyo. Palagi kayo naka-smile. Sigurado yung mga halaman nyo naka-smile din sa inyo palagi. Ma'am, maraming salamat, ha? Opo. God bless po. God bless, ma'am. Maraming salamat. Ano ho? Thank you po. Thank you. Yan po naman si Ma'am Heidi. Atin pong nakaugnayan. Si Ma'am Heidi palagi naka-smile. Kaya siguro yung kanyang mga tanim na halaman, ganun din. Masigla. Walang lungkot na nararamdaman. Sana palaging ganun, ano? Isang retired na guru. Elementarya at mula pa pagkabata yung kanyang linya nandun na pala talaga. Tinuloy-tuloy niya after ho na matapos ng 37 years sa pagtuturo ito na. Ito naman siya pumunta sa kanyang urban farming. Nandiyan pala siya sa may parte ng Malabon. Maraming salamat muli kay Ma'am Heidi Escobanez, isang vlogger, isang content creator. Yung kanyang Heidi's Garden, puntahan nyo lamang Heidi's Garden sa YouTube at Facebook. Nakikita niyo na po doon si Ma'am Heidi. Ma'am Heidi, maraming maraming salamat po sa pagkakanaon. Ingat po kayo. God bless. Stay safe. Maraming salamat, Ma'am Heidi. Magbabalik po, kapitbahay ang ating palatuntunan, Asenso Agri-Negosyo, dito pa rin po sa Radyo Pilipino. Ako pa rin doon naman ang inyong lingkod, Hero Ilustre Robregado, ang kahiro. Siyempre, kasama natin ang ating sound engineer, si Engineer Dave. Magbabalik po kami, sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala at ang pagpapakilala po ng aming himpilan. Hero Robregado sa Asenso Agri-Negosyo Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagi ang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. This portion is brought to you by vet-approved Nutri-Chunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that helps strengthen immunity. Kaya, listo ganado sa Nutri-Chunks. Good morning, I'm Dr. Raki Velasquez and welcome to Parental Guidance, your weekly guide on how to take care of your fur babies. At kasama natin ngayon ang ating fur baby of the day, si Steve. Si Steve ay isang 2-year-old male na Siberian Husky. Diba dogs are considered as man's best friend? They are not just pets but have become an integral part of Filipino family. Dogs are now considered as fur babies. Their sense of smell is their primary way of experiencing the world. After they are born, it's actually their first sense that begins functioning. If we have 5 million scent receptors, our fur babies have 300 million scent receptors. Kaya kung mapapansin nyo, kapag dumarating tayo sa bahay, ay agad tayong sinasalubong ng ating mga fur babies dahil naaamoy nila na dumating na ang kanilang fur moms or dads. Their sense of smell is their most powerful sense. So even if they lose their sense of sight or hearing, they can still manage. Dogs also evaluate their food primarily using their sense of smell.
Their sense of sight, on the other hand, is quite limited. Our fur babies are nearsighted. And if we can see up to 23 meters, your dog can only see up to 6 meters. Contrary to popular belief, dogs don't see the world in black and white. Their vision is actually like those of humans with red-green color blindness. Kaya nga irrelevant pagbigay ng multicolored treats or dog food. Artificially colored dog food may be nice to look at for us, but there is no benefit to the dog. Their sense of taste is also limited. If we have 9,000 taste buds, our dogs only have 1,700 taste buds. So their sense of taste is much less discriminating than ours. Ayon sa pag-aaral, dogs can identify the four taste classifications of sweet, sour, salty, and bitter. But they have less affinity for salt. However, they have taste buds that are specifically geared for water. Alam nyo ba na ang mga fur babies natin don't spend a lot of time chewing? Their saliva is not meant to digest but to lubricate food and make it easier to be swallowed in chunks. Pero ang tanong, pwede bang kainin ng mga fur babies ang pagkain natin? Ang sagot ay hindi. Our dogs have a significantly shorter intestinal tract and have less variety of gut microbes. They are more sensitive to digestive disturbances. Dogs need highly digestible food in order to release and absorb the nutrients that they need. We are very proud to present our newest premium quality dog food brand, NutriChunks. 100% complete and balanced dog food made with high quality protein and real meat. NutriChunks is the only dog food with active boost formula and prebiotics essential for optimum energy levels, stronger immunity, better nutrient absorption, and improved gut health. It contains omega-3 and 6 fatty acids for healthier skin and shinier coat. NutriChunks also has yucca extract for better stool quality and less stool odor. NutriChunks is proudly vet-approved and has passed all the requirements of AFCO standards. NutriChunks is available in different flavors and sizes. With NutriChunks complete and balanced nutrition, active boost formula, prebiotics, omega-3 and 6, and yucca extract, you are assured that your fur babies are listo ganado every day. To be listo ganadogs, you can visit our Facebook page, NutriChunks PH, for more information and tips. NutriChunks, the only dog food with active boost formula, an optimum blend of proteins, fats, and carbohydrates to support a dog's daily energy needs. Prebiotics, which help prevent diseases, improve digestion, and nutrient absorption, especially minerals, and enhance the immune system. High quality protein from real meat recipe formulated by pet nutrition experts. No artificial colors and contains only the natural colors of wholesome ingredients. Next week, we will discuss the basics of dog nutrition. Hope to see you again next Saturday for Moms and Dads. I'm Dr. Rocky Velasquez for Parental Guidance on Asenso Pinoy. Listo ganado sa NutriChunks. This portion was brought to you by vet-approved NutriChunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that helps strengthen immunity. Kaya, listo ganado sa NutriChunks. Nagbabalik si Hero Robregado. Hero sa agrikultura. Sa asenso, agri-negosyo. Maraming salamat sa ating parental guidance with Dr. Rocky Velasquez and ho, ahatid ng NutriChunks. Okay, thank you sa inyo rin. Ho. Importante sa para malaman natin, matuto tayo ng mga tamang pag-aalaga sa ating mga alaalaga ho nating hayop. Ano, lalo na mga yung mga tinatawag natin mga fur babies, yung mga pet dogs, ano, importante tamang ating pag-aalaga. Salamat kay Dr. Rocky Velasquez. Thank you po. At siyempre, balik ko tayo mga kasenso. At sa ngayon, meron po tayong isang certified plant dito. Ano, pero bago ho yan, ay good news tayo dito sa ano ha, sa parte ng usapin tungkol sa baboy. Bukang ang Senado nakilam na talaga rito. Sana makita sa gitna ano. At titiyakin na 250 to 270 lamang ang presyo ng baboy sa mga imported kada kilo. Sana at kung ganoon ang kataas, mas mababa yung lokal. Sana makita na kasi magkakaroon ng adjustment sa tarifa at sa volume ng iaangkat. Dapat lang siguro magkita na kayo sa gitna para hindi tayo masyadong maproblema. Eto bakit may problema tayo, mga kabayo naman namatay. Kasi may bagyo, 2% yung namatay. Swamp fever naman ang tawag, ano? Mabilis daw yung hawaan, pero hindi naman daw nakakahawa sa tao. Kaya lang, apektado ho, yung kabuhayan ng Quezon ng ating mga kababayan ho ron. Talaga, ingat pa rin ho sa ating mga kababayan.
Pero sa maging ito, meron naman tayong isang mga kasama. Muli, ano ho? Na isang certified plantito natin this morning, ngayong araw nito ng Biyernes from Taguig. Ah? So, ibig sabihin, kung ito'y rooftop farming, rooftop barber siya. Ito yung urban farming. Ano ho? At puntahan na natin, nasa linya natin, si Manoy. Nasa linya natin si Manoy Don Bustamante. Manoy Don, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa inyo, Ginoong Hero, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng inyong programa. Okay, welcome po muli sa ating Balang Tuntunan. Ano ho, alam nyo, marami kasi natutuwa nung napanood kayo that time na ganda palang mag-alaga sa bubungan. Ano ho, at lalo na kung talagang sistematiko, maayos at maganda organisado. Ang sarap daw tingnan na kuyang doon yung mga itinatanim mo eh. Kamusta ba? Sa nakalipas na isang linggo natin nagkaugnayan, nakikibalita kami muli sa iyo. Kamusta? Ano ang mga latest ngayon na dyan sa iyong mga pananim at baka meron ka mga special tips sa mga plantitos-plantitos natin na nakikinig? Gusto nilang makarinig galing sa iyo. Ano daw ba magagandang kwento ngayon, Kuyang Don? Siyempre itong mga nakaraang linggo, naging abala po tayo sa pag-transplant kasi meron po ako mga bagong tanim ngayon. Nagtanim po ako ng talong, kangkong, kalabasa at ampalaya sa rooftop. Sana nga may pakita ko sa inyo sa mga susunod na araw yung mga aktibidad na ginagawa natin sa rooftop. May mga bago kang tanim ngayon. So sa ngayon, nasa ilan na yung mga tanim mong pagkaing gulay? Umaabot na rin ng ilang klase yan? Sir, sa kasalukuyan, umaabot po ng 45 klase ng gulay. Kasama na rin po yung mga herbs at yung mga herbal plants na nakakatulong po sa akin diet. Karamihan po dito yung mga tinatanim ko ay kagaya po nung nabanggit ko nung nakaraang linggo, ginagawa ko siyang tsaa kagaya ng rosemary, tarragon at yung mga nakakatulong sa akin para kahit paano makatulong sa pagpapababa ng aking blood sugar at syempre sa magandang kalusugan na rin po. Oy, pati pala yung tea ginawa mo na. Sa bagay, ganun lang naman yan, di ba? Pinatutuyo, binibilad. Paano mo ginagawa siyang tea? Ano yan? Talaga may pagbibilad? Tapos, ano yan? Sinasangag pa ba yan? Paano ba procedure sa paggawa ng tea? Sir, mas maganda po kasi sa mga herbal plants, pwede naman po natin siyang gawing tsaa na sariwa o yung kakapitas mo pa lang sa garden. Oh. Pwede rin naman yung patutuyuin natin. Pero mas maganda po yung pinapatuyo kasi kapag katuyo na siya, kung ano yung content ng herbal plants, yun po yung makukuha nyo. Hindi kagaya kapag kasariwa, meron pa po siyang tubig na kasama. So, pero alin man po sa dalawa, tuyo o kaya sariwa, okay na okay po yan, nagdawin natin tsaka. Oo, dito sa pinakikita ngayon sa Facebook, kikita natin dito yung mga pananim mo. At nakakatuwa, no? Talagang yung mga empty container plastic bottles, ito yung mga ginagawit mo, nagsisilbing mga paso sila. Ano yan? Iniipon mo talaga pag pinakikita ka sa kalsada na may mga bakante, mga basyon, na mga bote ng soft drinks, yung mga plastic, iniipon mo yung parang kinakalakal mo pagkatapos ginagawa mo na silang paso pagdating sa bahay? Karamihan po dyan, sir, kasi meron po dito sa lugar namin yung mga nangangalakal. So, imbis na dadalhin nila sa junk shop, magrereta pa sila ng tricycle ako na po yung bumibili. Saka magkano lang po na nila naibibenta ang isang sako ng bote ng soft drinks. Minsan, naibibenta lang nila ng 15 pesos. So, kapag ako naman yung bumili, syempre, hindi ko naman po babayaran ng 15 pesos yan. Medyo dinadagdagan ko pa kasi syempre, pagkakataon na nila yung para medyo tumaas yung kilo yung binibenta nila. At saka syempre, maalaban na rin po sa akin para hindi na ako maghahanap. Pero marami po dyan yung, kasi po kapag nasa kalsada ako, kapag may nakita akong bote ng soft drinks, talagang pinag-iinayangan ko yan at pinupulot. Kasi alam nyo po sa, ayon po sa pag-aaral, yan pong mga pet bottles na yan po ay kinokolekta naman sa junk shop tapos nire-recycle. Pero ayon po sa pag-aaral, 20% ng kabuuan dito po sa buong mundo, 20% ng mga pet bottles ay hindi po nakokolekta. Ito na po yung mga napupunta sa kanal, sa ilog, o kung saan-saan man. So malaking tulong na isa tayo sa mga nakikinabang at saka nakakatulong din po tayo para sa ating kapaligiran, sa ating environment.
Ay, may mga nagtatanong dito, Kuyang Don. Ah, yun doon, mga ginagawa mong pananim, halimbawa daw ng pechay, saan ka raw kumukuha ng binhi nito? Ah, ano daw bang maganda? Meron bang mga espesyal na klase ng binhi? Meron din daw bang espesyal na klase ng lupa na dapat gamitin para maganda yung tubo ng halaman o maganda ang tubo ng gulay? Paano daw po dapat gawin? Yes, sir. Yung pong mga buto na itinatanim po dito, sa una lang po ako, sa umpisa lang po ako bumili. So sa urban gardening po kasi, isang beses ka lang bibili, tapos yung halimbawa, nagtanim ako ng 20 piraso ng pechay, yung dalawa doon, hindi ako mag-harvest ng dahon. Hahayaan ko siyang mamulaklak para makapag-produce siya ng buto. So ganun lang po ng ganun. Sa urban gardening, ini-encourage na isang beses ka lang bibili ng buto. Yung mga susunod, yung buto na gagamitin mo ulit para sa susunod na pagtatanim, doon mo na kukunin doon sa inyong tanim. At saka po mahalaga sa pagtatanim yung uri ng lupa na gagamitin. Uh-huh. Kasi kung ano yung uri ng lupa na ginagamit mo, yun din yung ibibigay sa'yo na kulay. Halimbawa, kapag ka ang lupa ay mataba, mataba rin yung magiging resulta ng pechay. So kapag ka ang ginamit mo naman na lupa ay may mga kakulangan, so asahan mo na medyo may pagkukulang din doon sa mga gulay na ipoproduce niya. So napaka-importante po yung matabang uri ng lupa, yung magandang kalidad ng lupa, malinis at saka syempre natural. Walang halong kung ano-anong mga bagay na hindi maganda sa ating kalusugan. Oho. Sila daw ay mahilig sa kangkong. Di ba ang kangkong sa tubigan ito nakukuha? Paano? Ikaw daw ba mayroong aragang kangkong? Masarap ito kasi yung kangkong, lalo na't inaadobo mo, hinahalo mo sa sinigang. Ano daw ba ang tamang pag-alaga? Pwede daw ba mag-alaga ng kangkong, urban farming? Pwede daw bang ilagay din dyan sa bubungan kagaya ng ginagawa mo mga pananim? Pwede rin daw ba ang kangkong? Yes sir, pwede po. Para po sa kaalaman ng lahat, meron pong dalawang klase ang kangkong. Mm-hmm. Yung pong kangkong na yung natural na nabibili natin sa palengke, yun po yung mga hinaharvest mula sa tubigan. Pero meron pong tinatawag na kangkong China o yung tinatawag na aplang kangkong na ito po ay itinatanim mismo sa lupa. So kapag meron kayong mga pet butters, meron kayong mga paso, pwede nyo po siyang pagtaliman ng kangkong. Pero gagamit po tayo yung tinatawag na variety ng kangkong na aplang kangkong o yung kangkong China. Ganun. Saan daw ba nakakakuha ng ganyan? Pagka gusto na magtanim ng kangkong, saan kumukuha? Marami po nito sir, nabibili sa grocery, sa kahit sa mga hardware meron din po sa garden store. Ito po ay common seeds naman. Pero doon po sa mga interesado na magtanim ng kangkong o iba pang gulay, images lang po nila ako at ako po ay nagmimigay ng libreng buto para sa mga beginners, especially po doon sa mga mag-uumpisa pa lamang na magkaroon ng gulayan sa bahay. Si Kuya Don po ay namamahagi ng mga buto na pwede po nilang umpisahan sa kanilang pag-uulayan sa bahay. Ganun. Ay, si Kuya Don pa rin namamahagi ng mga seedlings, mga buto. Ano-ano daw ba? Baka may mga interesadong nakikinig sa atin ngayon at nagiging inspirado sa mga naririnig sa iyo. Maridon, ano daw ba yung mga available na mga buto? Ano daw ba ito? Pupuntaan sa bahay mo? Ipapadeliver mo? Ipapadala sa drone? Ano daw ba yung mga klase mga buto meron ka dyan? Sir, marami po tayo dito kasi kagaya po ng pinanggit ko nung nakaraan. Sa mga beginners, sinasuggest ko na umpisahan muna yung pagtatanim ng mga gulay, yung mga tinatawag na fast crop. O ito yung mga gulay na sa loob lamang ng isang buwan, tapos pwede mo na siyang maani. Halimbawa dito yung pechay, mustasa, pak choy, kale, aplang kangkong, pwede rin po yan. Mga lettuces, the best din po yan na itanim dahil yan po ito ay mapapakinabangan mo na sa loob ng isang buwan. Kaya po doon sa mga interesado na magkaroon ng gulayan sa bahay, doon po sa mga beginners, ito po yung mga pwede kong i-share sa inyo. Kagaya din po ng talong, ang palaya, okra. Ito po yung mga hindi kayo gaano mahihirapan kapag kayo ay beginners kasi madali lang po itong alagaan, madali lang po itong patubuin at syempre hindi kailangan ng maraming maintenance. Hindi maselan, kumbaga, yung kagaya ng pechay, hindi maselan yung mga ganyan. At isang buwan lang pwede nang anihin. Teka muna, ang sabi, may nagtatanong, pagka itinanim daw ba yung pechay, Manoy Don, ilang piraso daw po ng butil ang ilalagay mo doon sa container at gano'n daw kalaki dapat yung pinakamasisilbing paso? Okay sir, kung tayo po ay magtatanim sa pet bottle,
kadalasan po dyan, yung pong 1.5 liters o kaya yung 2 liters. Kapag gaganon po ang ginamit nyo, dalawang pinhi lang po ng pechay, kasya-kasya na po yan. Kasi nasubukan ko, naglagay po ako ng tatlong pinhi. Kapag lumalaki na yung mga dahon nila, masyado na silang crowded. May mga may mga dahon na natutupi, merong dahon na hindi na makaangat kasi nagsisiksika na sila. So sa experience ko po, dalawang binhi ng pechay sa isang bote ng soft drinks, pwede-pwede na po yan. Ideal na pong gawin yan. Tapos ito pong tanim nyo na ito, aabutin po ito ng mga 4 na buwan. Kasi kapag ka ang pechay nag-mature na siya, hindi po niyo kukunin lahat o hindi niyo i-harvest yung buong tanim. Kukunin niyo lang po yung mature leaves o kaya yung outer leaves na yung mga magugulang na dahon. Yung po, yun lang po yung ikukonsumo natin at ihahain natin. Ah, hindi mo siya bubunutin ng buo, ititira mo yung pinakaugat niya. Opo sir, kasi sa dahon po ng pechay, meron po dyan sa gitna ng mga maliliit na dahon. Kapag ka kasi pumili tayo sa palengke, lahat ibibigay sa atin eh. Pero dahil nga sa sarili natin tanim, mm-hmm. ang kukunin lang natin yung mature leaves, yung malalaking dahon. Yung mga dahon na nasa gitna, bigyan pa po natin ang chance na lumaki kasi yan po ay mapapakinabangan pa natin. So ang isang pechay, kaya nyo po itong paabutin hanggang 3 o 4 na buwan na dire-diretso po tayo makapag-harvest. So imagine po isang puto lang, pero marami po kayong dahon na maha-harvest. Okay, siguro uragon itong nakikinig, nanonood sa iyo, Manoydon, ano? Saan daw ba nakakakuha ng buto ng siling labuyo ngayon? Kasi ang labuyo parang napakahirap daw makita sa mga palengke sa grocery ngayon. Ang nakikita yung mga mahaba, mukhang imported kasi yun eh. Pero yung genuine talaga, yung maliliit, yung labuyo, yung Pinoy na Pinoy, yung mga oragon na oragon, maliliit lang yun eh. At saka talagang maanghang. Saan daw ba nakakakuha nito para makapagtanim mo ng, ano, ng siling labuyo? Meron ka daw ba nun? Tama po sir, yung pong mga nabibili natin, kapag kasi tayo ay nasa palengke at sasabi mo sa tendera, bibili ka ng siling labuyo, ang ibibigay sa iyo yung mahahaba. Yung po yung mga Taiwan variety. Ang tinatawag pong siling labuyo natin, lalo na sa mga Bicolano, yung pong maliliit na talagang maanghang. Ang tawag po nun ay yung mga bird eye chili. Mahirap po makahanap ng buto ng siling labuyo na maliliit. Ang ginagawa ko po, pumupunta ako sa palengke. Kapag may nakita akong mga nagbebenta ng maliliit na siling labuyo at kapag may hinog na, doon po ako kumukuha ng buto para itanim. Pero yung isang uri ng siling labuyo na tinatawag nila na mahahaba, marami po niyan sa groceries, marami sa mga garden store. Oo. Okay, may tanong pa dito, Kuyang Don. Ikaw daw ba ay nagtatanim din ng cauliflower? Oh, masarap yan. Tsaka yung isa din daw, yung broccoli. Yan daw ba kakayaning itanim sa urban farming? Pwede daw ba itanim yan sa bubungan, kagaya ng mga pananim na ginagawa mo? O cauliflower daw, tsaka yung broccoli. Ano yan? Nasubukan mo na ba? Pwede daw ba yan? Sir, tamang-tama po yung tanong nyo kasi sa kasalukuyan, meron po akong tanim na broccoli at cauliflower sa rooftop. Actually po, ang broccoli saka ang cauliflower, ito po ay karaniwang pinapatubo o inaalagaan sa mga malalamig na lugar kagaya ng Baguio, Tagaytay. Pero kapag ang lugar nyo po ay mainit, kagaya po dito sa Metro Manila, dito sa Taguig, kaya pong mabuhay ng broccoli, kaya mabuhay ng cauliflower. Pero wag po nating asahan na yung bulaklak niya ay kasi laki din nung cauliflower at broccoli na pinalaki sa mga malalamig na lugar. Maraming pa. Ang atong mga bakuna adunay specific doses nga gikinahanglan sundon aron makabuot ang saktong proteksyon nga dani ini. Sa mga nakadawat na sa unang dose sa bakuna, sundon nato ang gihatag na schedule ug siguruhon nato nga magpabakuna sa ikaduhang dose. Ang proteksyon nga dani ini dili lamang alang sa atong kaugalingon kundi apil sa mga nagpalibot nato nga mga binahal sa kinabuhi. Dili gid kalimtan nga bisan kun nabakunahan ka na, gikinahanglan gihapon nga mosunod sa tong minimum public health standards. Kumplituhin ang bakuna para sa dagdag proteksyon. RPN Regional AM Radio Stations Nationwide welcomes CNN Philippines, a first on radio, to bring you the latest. News you can use. News you can trust. Listen to Newsnight weekdays 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by
by MedTalk Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. Our guests for tonight, two political science professors. Up close and more. Catch CNN Philippines in all RPN AM radio stations. Weekdays, 6 to 7 p.m. CNN Philippines Hour. Maagang gising, masarap na agahan, magaan na pakiramdam. Pag maganda ang simula, maganda ang buong araw mo. Ganyan din sa pag-aalaga ng biik. Dapat magandang simula. Mag-new improved Bigrolac Early Wing Immuno Booster at Super Start. Now with Right Start Technology. Para sa pinaganang pagkain, pinabuting digestion, at pinatibay na resistensya. Magandang simula, magandang kita. Bigrolac Early Wing. Simula pa lang, lamang ka na. Digid sa yun ang pagpananom. Ato ka ng himuong sayon uban sa Lucky Plant. Ang mismo paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo o makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ang tubo sa imong maani o ban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus o ban sa lactoplant. Nahibaw ba ka mong ang hunob o nag-leaking na tangke sa CR mukha ba't ang usa ka gatos kagalun ang usa ka adlaw nga mausik? Aron makita nimo ang paghunob o pag-leaking sa tubig, butangi gamay nga food coloring ang tangke dayong huwata ang 15 minutos nga dili nimo i-flush. Kung ang color musud na sa iniduro, naagi leaking o gikinahanglan ngayon nga ayuhon. Kining water conservation tip gihatod kaninyo sa Metro Cebu Water District kun MCWD. Ako si Leonor, taga-poblasyon Balay-Balay City. Misulay ko og gamit sa Prima Herbal Capsule kay adunay guiter sa akong liog. Pagsulay na ko og gamit sa Prima Herbal Capsule, usa ka bulan kapin wala na kini nag-umido. Ug akong naobserbahan, nagkakupos ang guiter sa akong liog. Salamat kaayo sa Prima Herbal Capsule. Nag-antos ka ba sa gastric o duodenal ulcer, hyperacidity, GERD kung gastroesophageal reflux disease, heartburn, dyspepsia o uban pa? Ania ang tubag! Pantic Pantoprazole 40mg tablet. Mas barato o epektibong tambal kaysa mahalon nga brand. Busa, alang sa barato o epektibong tambal sa pagpanghapdos sa tiyan. Mag Pantic Pantoprazole 40mg na. Mapalit sa mga suking butika sama sa Rose Pharmacy, Universe, Evercare, New Sacred Heart, Doctor's Choice, ug R&F Pharmacy sa Bugo City, and other leading drugstores nationwide. Mapalit usab kini sa RPN DYKC Cebu, exclusively distributed by First Bay Pharma Distributor. To God be the glory! Si Jesus Cudero kini. Bugos ang akong pagtuo nga atong malapusan kining pandemya. Ang kinahanglan lang direksyon ug solusyon sa gobyerno. Aron ang tanan adunay siguradong trabaho, sigurado nga pagkaon, ug sigurado nga serbisyo medikal. Gikan namo ni Heart ug among pamilya, malipayong bagong tuig kaninyong tanan. Sigurado may direksyon. Mga higala, gidasig ang tanan ni Mayor Samsam Gulyas sa pagpabakuna. Ang COVID-19 vaccines gidevelop pinaagi sa siyensya nga gigamit na sa dugayng panahon. Ang COVID-19 vaccines dili experimental. Gipaubos kini sa tanang ang-ang sa clinical trials ug ang subli-subli nga pagsuway ug monitoring nagpakita nga ang vaccines luwas ug epektibo. Hinungdan gaway katarungan nga magdumili ikaw sa pagpabakuna. Aron aduna kay proteksyon batok sa COVID-19, pagpabakuna karon. Kining pahinungdom gikan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at syaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk!
Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Bisan pa man sa pagbag-o sa mga quarantine restrictions, ipanayon nato ang pagsunod sa minimum public health standards tungod kay kini paghihapon ang nag-unang paagi aron masanta ang pagkatap sa COVID-19 sa atong nasod. Aron malikayan ang pagbalik sa mas hugot nga quarantine restrictions ug masiguro ang hingpit nga pagbangon sa atong komunidad, mag-ambig ta og maayo. Giyawhag nato ang tanan nga mga lokal nga gamhanan nga pahugtan pa ang pagpatuman sa atong prevent, detect, isolate o quarantine, treat, reintegrate strategies o mga safety protocols alang sa kaluwasan sa tanan. Sa lahat ng oras, tayo'y mag-ingat upang ating mga komunidad ay maiangat. Hatod kaninyo sa DOH, KBP, ug ning istasyon. Aron magpabiling luwas batok sa hulga ug peligro sa COVID-19 ang komunidad, giyawhag ang tanan nga palihog kontaka ang mga lokal nga kagamhanan aron madawat na ang protection sa mga bakuna. Kaabag ang atong public health standards ug safety protocols. Ang kaluwasan nga dala sa mga bakuna mao'y usa sa mga importanteng ngawi aron masanta o mapugngan ang hingpit nga pagkatap sa COVID-19 virus. Pilion nato nga magpabakuna aron kita, atong pamilya o ang atong komunidad magpabiling luwas. Padayon natong ipaibalo nga luwas o epektibo ang mga bakuna. Tara na at magpabakuna. Pagmalasakit sa masa ay pagmalas na. Hatod kaninyo sa DOH, KBP, ug ning istasyon. Ang atong mga bakuna adunay specific doses nga gikinahanglang sundon aron makabuot ang saktong proteksyon nga daniini. Sa mga nakadawat na sa unang dose sa bakuna, sundon nato ang gihatag na schedule ug siguruhon nato nga magpabakuna sa ikaduhang dose. Ang proteksyon nga daniini dili lamang alang sa atong kaugalingon kundi apil sa mga nagpalibot nato nga mga binahal sa kinabuhi. Dili gid kalimtan nga bisan kun nabakunahan ka na, gikinahanglan gihapon nga musunod sa tong minimum public health standards. Kumplituhin ang bakuna para sa dagdag proteksyon. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na makapilipinas. May respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihan panlahat. Di mang iiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas. Makatwiran at patas pakisama. At higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpinang liderato, laging katandaan. Dapat na sa kanya lahat ng katangian. Mga Pilipinas, Pilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Panatang Makapilipinas. Iboboto ko Makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas, siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay maka-Diyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan, siya ay makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong pumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan. Dapat nasa kanya lahat ng katangian na makapilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas. Makatwiran at patas pakisama. Higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan. Dapat na sa kanya lahat ng katangian. Mga Kapilipinas, Kapilipinas.
gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Panatang Makapilipinas. Iboboto ko Makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas. Sa pandemya karon, mahinungdanon ang pagpaambit sa tukmang impormasyon. Ang pagpakatap og fake news labot sa mga bakuna batok sa COVID-19 mao'y hinungdan sa kahadlok og pagduda. Tungod ni ini, padayon nga gipahimangno ngadto sa publiko na ang tanang mga bakuna epektibo ug luwas nga panagang batok sa COVID-19. Ang mga bakuna sa COVID-19 miagi og makuting pagsusi, pagtuon og pag-evaluate sa mga eksperto. Dili ta mutuo sa mga istorya lang. Kinahanglan mo kuha ta og mga kasayuran gikan sa mga kasaligan nga tinubdan. Sa lahat ng oras, tayo'y mag-ingat upang ating komunidad ay maiangat. Hatod kaninyo sa DOH, KBP ug NING Istasyon. Gikan sa Mandikay, Mandawi City, nagsipya sa gikuskon nga 10,000 watts. Kini ang sipyanan sa RPN, Radio Philippines Network, DDDYKC. Sa isyidisig ang inyong Radio Ronda, live to the world, pinagi sa Facebook page. Karon mag-download na sa Google Play o Apple Store, YouTube o Twitter. All day, every day. Alang sa mga balita, kasayuran, komentaryo o galingawan. DYKC. Sa isinisipo, ang inyong Radio Ronda. Ang DYKC sakop sa KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas sa tuntak na alas 6:00. Time check, hatod kaninyo sa Star Margarine. Kining maong tulumanon, hatod kaninyo sa 4J's Advertising and Printing Services. Kining tulumanon, gihatod ka na to sa Prima Herbal. Kining maong tulumanon, hatod kaninyo sa Ice Angel, Healing Glenamantuel o Healing Rock. Kining tulumanon, gihatod kaninyo sa Destro Motors, ikaw ang among VIP. Kining maong tulumanon, gihatod kaninyo sa Robley Shipping Lines Incorporated. At dunay panghitabo sa tumpalibot nga angay ninyong masayran. Dinhi sa ato, kauluhan, sa gawas sa nasod ug sa ubang kasayuran. Lapas ka mga balita, gikan sa untop nga tinubdan. DYKC Balita. Way lipod-lipod, kasaligan. DYKC Balita. Way gikadlukan ug way gidapigan. Ug karon ania ang DYKC Balita. Maing adlong Lunes, pitsa 17 sa buwan sa Enero, inyong tigbalita, Amy Bustillo. Ani at kininagunang tudling sa itong mga balita, Cebu City mo abot na 500 kapin ang pagong positibo sa COVID-19. Kanhi Mayor Tomas Usmernia, positibo sa COVID-19. Upat ang nadakpan sa Tigbakay atol sa Sinulog. Sa kauluhan, Vic Soto, positibo sa COVID-19. Sa gawas sa nasod, mga pasahero gikan sa 150 ka mga nasod, dili na makaadto dito sa Hong Kong. DYKC Balita. Ug karon sa hingpit nga asoy sa atong mga balita ug sa uban pang mga kasayuran. Ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo naka-record sa labing taas nga bag-ong inadlaw-adlaw nga pagtakod sa COVID-19, muabot ng 505 kakaso o labing taas nga positivity rate nga 33.05%. Niadto ning Sabado, kini maong numero maoy labing taas sukad sa pagsugod sa pandemic nito March 2020, matud pa ni Councilor Joel Garganara, Deputy Chief Implementer sa Emergency Operation Center sa Dakbayan. Ang pag-o nga mga kaso,
tampo kini sa total number karon sa active cases sa Dakbayan sa Sugbo nga 2099. Ang bag-o nga mga kaso nagsugod kini pagsulbong diha sa double digits niadtong Enero 4 gikan sa single digits sa pagsugod sa tuig si Garganera. Nagkanayon nga ang inadlaw-adlang positivity rate nga 33.05% gikan sa 1,528 nga natistingan nga mga individuals, mao kini ang labing taas sukad sa pagsugod sa COVID-19 pandemic. Sa gilay-on lang nga 15 kaadlaw, ang city, ang syudad sa Sugbo, nagkapahimutang og labing ubos nga positivity rate nga 0.61% nitong Enero 1, 2022, ang labing taas at 33.05% nitong Enero 15, 2022. Apan bisan pa man sa pagsulbong sa infection sa milabayng 15 kaadlaw, ang EOC naka-record lang og duha nga mga nangamatay. Dunay duha ka mga idarana nga giingon gani nga immunocompromised. Si Garganera sa sayupa nagkanayon nga bisan pa man sa pagsulbong sa mga kasong mga hospital, ana apay gihapon hinoon sa very minimum occupancy. Sa pagkakaroon ang Dakbayang mi-activate na sa Barangay Isolation Centers diha sa City Central School sa Patera o Glabangon Elementary School. Ang mga miyembro o mga pensioner sa Government Service Insurance System kung GSIS apektado sa Bagyong Odette, karon makahimo na pag-apply o emergency loans. Ang GSIS sa President and General Manager Rolando Ledesma may pahibaw nga ang pension fund karon may tunol o emergency loan sa unom ka mga regions dinhi sa atong nasod nga apektado kayo sa bagyo. Mao kini pong sa naasoy nga ahinsya. Ang mga miyembro nga nanimuyo sa Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao o Caraga regions uban sa existing emergency loans mahimong makahuam hangtod sa 40,000 pesos aron pagbayad sa ilang milabay nga mga emergency loan balance nga makadawat sila maximum net amount of 20,000. Kadtong walay existing emergency loan, mahimong maka-apply og 20,000. Ang loan payable sa 36 ka equal monthly installments sa 6% lamang nga interest. Matud pa sa GSIS, ang mga kwalifikado pag-apply mga miyembro active service og dili ang katong dunay leave of absence without pay. Ang mga miyembro gikinahanglan nga why pending administrative or criminal case og adunay not take home pay nga dili mukubos sa 5,000 pesos. Si former Cebu City Mayor Tomas Usmania natistingan positibo sa coronavirus disease. Si Usmania may pahibaw nini sa Facebook page. Niyatong Enero 16 kung kagahapon gipanugnaw siya o niya natistingan dayon nga positibo sa virus. Ang kanhi mayor, ang pangulo kini sa local party Bando Usmania Pundo Kauswagan, may paambit niini. Pero so far, natistingan, wapay natistingan nga positibo sa suod sa iyang panimalay. Si Usmania nagkanayon nga mi-isolate na sa siyang kaugalingon karon sa usakalahi nga kwarto. Aron sa paglikay, hangtod nga mga doktors musulti kaniyang luwas na ang paggawas-gawas niya sa iyang kwarto. Ang Philippine Drug Enforcement Agency nakailog og 8.96 billion worth of illegal drugs
atol silang nagunang napo kaantay illegal drug operation sa tuig 2021 nga naglambigit sa siyam kay bypass operations ug sa implementasyon sa search warrant. Mao kini ang gipahibaw sa agency. Ang napo ka mga operations miresulta kini sa pagkadakop sa 23 ka mga tao, 13 kanila mga Chinese nationals ug upat kanila personal gikan sa Philippine National Police. Ang PIDEA, ang labing dako nga pagkadakop sa PIDEA nahitabo September 7 sa milabay nga tuig sa diha nga nakailog sila og 502.16 ka kilo sa shabu nga mubalor og 3.41 billion pesos gikan sa Chinese nationals sa Candelaria, Zambales. Ang linangkob nga element sa PIDEA, PNP, Armed Forces of the Philippines ug sa National Intelligence Coordinating Agency mipahigayon og bypass operation og implementasyon sa search warrant sa naguna nga top 8 cases og hinungdan sa pagdiskubre sa shabu nga gitago sa packaging label nga mga cha kon Chinese tea. Human mao ang high payoff sa PIDEA operations hinungdan nga ila kining nasikop ang daghanan gyud kaayo nga mga shabu gikan sa nagkalain-lain nga mga lugar dito sa Zambales, dito sa Cavite, dito sa Bacoor, dito sa Dasmariñas, sa Quezon City, dito usab sa Imus, Cavite, Bulacan, Pampanga, Malate, Manila, Barangay Tatalon, Quezon City, ug ingon man usab dito sa Subic Freeport Zone sa Dakbayan sa Zambales. Nagpaminaw gihapon kaboring istasyon DYKC Radio. Sa dugang pang mga balita, humaning pipila ka mga pahinumdom at untak na alas 6:15 time check hatod kaninyo sa Star Margarine. At center number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at syaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk! Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Paspas ang proseso o My Customer Service Bank imong ipangita kay diri sa Destro Motors. Ikaw ang among VIP. Ang Destro Motors Incorporated usa ka tindahan nga namaligya og brand new appliances o branded nga motor sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki o Suzuki. Og mopalit ka motorsiklo na kay madawat nga libre nga helmet, gasolina, jersey, plate holder, TPL insurance plus 1-year free registration. Unsa pang imong gihulap? Bisita na. Bisita lang sa pinakadaol nga branch kay ang Destro Motors. Dunay 33 ka mga branches diri sa Sugbo. For inquiries, you can message us through our Facebook pages. Fair DTI Fair Trade Permit number FTEB 127021 Series of 2021. DYKC Balita. Sa dugang pang mga balita ug mga kasayuran, hintong ora tong ihinabi si Senador, si former Senator JV Ejercito mga higala diri sa atong tulumanon. Sir JV, good morning. Yes, good morning. Maayong butang sa tanan. Happy New Year din no, sa ating mga kababayan. Yes, Happy New Year po at Pit Senior kasi kapistahan lang Senior Santino niyo po dito sa Cebu. Okay. Yes, Pit Senior. At syempre, namimiss din natin ang sinulog no, na taon-taon tayo. Pinabati ko lahat ng mga kababayan na sa Cebu sa panahon ng pag-celebrate ng ating pong senior sa totoo po yan. Sir, parang ang COVID-19 ngayon no, sa national rate, parang it surges a lot. Sa previous days, nakaabot tayo ng mga more than 30,000 plus na COVID-19 infections. Sa palagay niyo po, ano po bang opinion ninyo? Ano po ba dapat ang paghandaan sa national government tungkol sa pandemic
sa susunod na buwan at sa susunod na mga taon kung meron pa man ito? Ay, dapat natin pagandaan na ito itatagal pa. Tingin natin, no? Hindi tayo madaling matapos dahil nagkakaroon ng mga bagong variant. Kailangan lagi tayong handa na yung ating health facilities, kinakailangan na ipaayos natin para pag nagkakaroon ng surge, kailangan kaya i-accommodate. No? Hindi tulad ng dati, ay nakapila po, no? Kahit critical patients na so, ay yung pong ano natin, no? Na yeah, isa nga po sa mga rason na amigo, no? Kaya nga nag-decide ako na tumakulit nila Senador as the principal sponsor of the Universal Healthcare Law. Sa tingin ko ay yung implementation ng Universal Healthcare Law malaki po may tutulong kung fully implemented ito, especially ngayong panahon ng pandemya. No? Yung mga problema ngayon na lumabas, yung weaknesses o yung kahinaan ng healthcare system natin ay na-expose ngayong panahon ng pandemya, no? Na magkita natin problema sa mga ospital, yung kakulangan na nabanggit ko kanina, yung problema sa health workers. Lahat po yan ay binibigyan prioridad ng Universal Healthcare Law. Kaya nga sana ay kung natigilan ng importansya at prioridad ang UHC, tingin ko malaki ang may tutulong nito para po sa pagtugon o paglaban natin sa pandemya. So, yan po, tingin ko yung full implementation ng UHC will help a lot in our fight against COVID-19. So, of course, so since you are running for the Senate, so nag-ikot po kayo, no, sa iba't ibang dako ng bansa, specifically yung mga urban centers po natin. Ano ang impression po ninyo yung implementation sa health protocols po? I think lalo ngayon, no, na mayroong Omicron. Yes, yes po. Ayo, marunong na mga tao natin, ang mga kababayan natin marunong na ano? Aha. Marunong na sila magano. Voluntary na ngayon na hindi na lumalabas. So we are now learning to live with the virus. So natututo natin mga kababayan, yan ang magandang balita. Yes, correct. Ito si something positive din. Sa ating mga kababayan na ngayon wala na lumalabas masyado dito sa Metro Manila, even EDSA. So, yeah. At peak hours. Maluwag na, kumbaga, na ano lang tao, no? Natututo na, marunong ng anong alam gawin kung merong surge o may ganitong pangyayari. No? So, kailangan na mag-ingat pa rin. Yes. Itong Omicron, kasi ano ako eh, I would say I'm a survivor, no? Nung New Year, nagkaroon po ako nung, for the first time, nag-positive po ako. Ganun ba? After 2 years, hindi ako nagkaroon kasi healthy ako, I exercise, kaya lang, itong Omicron talagang very contagious, no? Very contagious siya. So, mabilis kumalat. Opo. So, mag-ingat pa rin tayo, pero ang maganda ng balita, I think, basta pag-vaccinated ka, like me, ako, I'm very grateful. Pasalamat ako, vaccinated ako, na may booster shot pa ako. Yung epekto ng Omicron ay hindi masyado, no? Very mild lang para sa akin. Kaya siguro ang malaking bagay yung pagka-vaccinate ko, no? Dahil itong lumaban, yung katawan ko ay lumaban. Yes po. Sa virus, no? Yeah. So, magpabakuna po sana tayo. Tungkol po sa pag-address ng government sa COVID-19 dito sa Pilipinas. Sa palagay po ninyo, ano bang kakulangan? Meron po bang kakulangan ng PhilHealth sa pagtugon nila sa financial assistance sa mga COVID patients at yung iba't ibang mga tulong ng government agencies doon po sa mga victims ng COVID-19? Well, alam mo, hindi lang naman Pilipinas ang may namumroblema kahit sa Amerika, kahit sa Europa. Alam mo, lahat tayo na ano eh, hindi natin akalain na ganito ka grabe itong COVID-19. So lahat tayo na lahat ng gobyerno sa buong mundo ay na problema. Ang PhilHealth, may mga issues yan, may sariling mga issue yan. Corruption issue, may skandalo, may scam, mayroong mismanagement. Kaya lang, kinakailangan natin iayos ang PhilHealth kasi yan ang ating only national health insurance. No? And in fairness, sa PhilHealth ay dahil sa Universal Healthcare Law na si siyempre, proud naman ako bilang principal sponsor at author ng Universal Healthcare Law. Dahil po dito,
I think na-cover po ng PhilHealth ang halos lahat ng COVID patients magmula simula, no? From the mild cases to the severe cases hanggang sa ma-intubate pa, no? From 34,000 to 300,000 hanggang 800,000 I covered po ng PhilHealth. Na-cover naman po because of the universal healthcare, no? So, in spite of its weaknesses, yung makakulangan niya, ay na-cover naman po ng PhilHealth. So, dapat lang pagtulong-tulungan natin ang apunto ng PhilHealth papunta sa karapat-dapat kasi marami rin ang nagsasamantala sa PhilHealth, no? Na kahit hindi COVID, dinideklarang COVID para baka kunekta sa PhilHealth. Mm-hmm. Naalala natin yung cataract scam kahit hindi kinakailangan of opera sa cataract. Dinideklarang cataract para lang makakuha rin sa PhilHealth. So, dapat yan ang ating bantayan. Yung managsasamantala, dapat mapakasuhan natin, dapat opo, yung pondo ng PhilHealth magamit doon sa mga talagang may sakit at nangangailangan. Naku po, hindi pa tapos yung sa COVID-19 pero dito sa Visayas at saka ilang areas ng Mindanao ay they are actually affected by the recent typhoon, yung bagyong Odette, yung Rai sa international name. Maraming mga distraction po dito lalo na sa mga houses, no, ng ating mga kababayan dito po sa Visayas at sa Mindanao. Paano po ba dapat tumugon ang gobyerno sa panahon ng bagyo lalo na sa mga palakas at palakas na mga bagyo dito sa Pilipinas po, Sir JV? Ay, unang-una, ako'y nakikiramay muna, no, doon sa mga nasalanta ng bagyo na nakakalungkot kahit dyan po sa Cebu, sa Bohol, Palawan, Surigao, Negros Occidental. Bago matapos ang taon, nagkaroon pa tayo ng super typhoon at talagang nasira ang destruction was really immense. So, kailangan talaga maghanda ang gobyerno dahil hindi man natin kayang kalabanin ang natural calamity. Kailangan lang maghanda tayo. Kaya ako, kailangan may full-fledged Department of Disaster Management tayo na in charge for training, for disaster management, in charge for equipment acquisition para kung sakali man merong ganyang nangyari, ay handa po tayo. No? Hindi natin kaya sa paano ng kalamidad, pero dapat lang handa po tayo. At ako'y nakikiramay nga, no, sa syempre sa Cebu, sa Bohol, sa ating mga kababayan na masa naman kayo. No? Ako naman, ang gusto kong tignan yung rehabilitation effort. No? Maraming po tumulong sa relief operations, pero ang kailangan natin tignan, ako mas gusto kong tignan yung rehabilitation effort. Kailangan bumangon ng Cebu, Bohol at iba pang probinsya para po makatulong, no, sa hanap buhay at ekonomiya ng ating bayan. Anong panahon na kinakailangan po natin para mag-implement ang rehabilitation efforts? Kasi ngayon, nalaman natin na yung national government, si Presidente Duterte, meron ng tulong, no, mga financial assistance to different regions, but hindi pa po yung sinasabi mong rehabilitation po. So, anong panahon na kailangan natin para ma-implementar natin yung rehabilitation po? Well, that depends on the provincial government, no? Kung siyempre sila maglalatag ng una ng rehabilitation plan. Opo. At yung relief operation niya naman ang umpisa for the first month siguro. Second, third month, bababa na yung relief operation. Lilipat na tayo sa rehabilitation. So, siyempre, nag-mayor din ako. Yan ang aking experience nung naundoy kami noon. Yung rehabilitation effort has to start immediately para makabalik ka agad sa normal na pamumuhay ating mga kababayan. No? That will not take a while. No? Ay, ako rin ang principal sponsor ng Department of Human Settlement or Housing. So, sana po yung mga past experiences. Ngayon, we now have a full-fledged department na mas maganda na yung mga pabahay na ating pong gagawin dahil meron tayo isang tunay na departamento na titingin po sa ating housing program. Mm-mm. In politics po, congratulations, ha, because we have learned that Senator JV is included already in the survey in the Magic 15. Ano po bang masasabi mo po dito? Ay, kulang pa ho yan. Kailangan Magic 12. Magic 15. Disklasa po tayo. Pero I'm still thankful kay wala naman ako sa position. Hindi rin ako artista, hindi ako celebrity at alam niyo naman problema ko. Meron akong kapatid, kasabay kami tumatakbo kaya nahati yung aking photo. Mm-mm. Pero I'm still thankful from number 21, number 18, I'm now in the top 12 mostly in the recent surveys. No? So
siguro natutuwa din ako na na-appreciate natin mga kababayan yung ating performance and clean track record, no? Ako, mm-hmm, proud ako si 18 years in public service. Ang ating track record is unblemished. Wala ho tayong issue ng corruption or issue ng anomalya, no? And siguro dyan sa Cebu mismo, proud naman ako as chairman of the Committee on Health ay dyan po sa Visota Medical Center in line with the universal health, you know, isa sa ating pong plano ay maglagay ng heart center, lung center, kidney center, and cancer center for the Visayas at dyan natin ilalagay sa Visota Medical Center. And sinimula na po yan. And I'm sure na ipaka-updated, pero ay tingin ko ngayon po ay paka-operational na because that's yan ang ating pong pakay. Hindi na kinakailangan pumunta mataga Cebu o Bohol. Dito po sa Manila. Diyan lang sa Visoto, diyan sa Cebu, ay kaya na gawin ang heart, open heart surgery, kidney transplant, at iba pa because we'll have our own specialty centers diyan po. Kaya yan pong nais natin pagpatuloy kung sakali mabigyan ng pagkakataon kung ako'y papalari sa Cebu. Yes, maliban po sa medical assistance, no, sa mga kababayan natin dito sa Visayas at sa Cebu, kung papalarin po, ano po pang ibang mga priorities po ninyo dyan sa Senado? Well, unang-una, mag-survive muna tayo. Ang decision po, kaya nga ako tumakbo, we have to implement the universal healthcare law para makatulong sa laban natin sa pandemya, tsaka para gumaan na rin ang buhay ng bawat Pilipino. Dapat bawat Pilipino, lalo na mahihirap, ay dapat zero balance feeding, dapat ang gobyerno ay nandyan para umalalay sa kanila sa oras sa sila yung pangangailangan at ospital kung sakasakali. Department of Housing, Human Settlement, ay malaki may tutulong sa rehabilitation. That's second on my list of priorities sa implementation. Siyempre, third, last but not least, yung infrastructure development, yan po ang nais dati ko pag pinutulak. Yung railway system, yung modern airport, dyan sa Cebu, kinakailangan. Magkaroon na tayo ng mass transit or railway system para ma-solve ang traffic ng Cebu. I've been pushing for that para mas lalo sumigla ekonomiya ng ating probinsya, ng ating bansa. So, yan yung top three priorities ko. So, health, housing, syempre, infrastructure for para sa trabaho at hanap buhay, for economic development. Okay, Sir Jevy, sir, maraming salamat po for accommodating us for this particular interview in our program right here sa Cebu, sa DYKC. Anything else that you would like to add? Ay, sir, dagang salamat, no? Ako'y nakikiramay sa ating makababayan sila sa Tanambagyo sa Cebu. Huwag kayong mag-alala, magtutulong-tulong tayo, magbabayanihan tayo, kailangan bumangon ang Cebu, magtulong-tulong tayo dyan, no? Ako po'y inyong kaisa sa effort ng rehabilitation, lalo na po pagdating sa housing at sa health. Ang huli po ay sana po suportahan niyo, mapusuan niyo muli si Senator J.B. Ejercito. No, ibalik natin ang good sa Senado. Tulungan niyo po ako, sana natapusin ko lang ang universal health care, no, yung full implementation. Kailangan po natin pantayan, kaya sana po ay ako po ay inyong masuportahan para tapusin ko ang universal health care, no, para sa lahat ng Cebuano, para sa lahat ng Pilipino. Kaya muli, balik natin ang good sa Senado. Mabuhay po. Maayong buntag sa tanan. Mabuhay. Yes, maraming salamat po, Sir J.V. Ejercito. Si former Senator J.V. Ejercito, mga higala. Samtang si Pasig City Mayor Maria Victor Rijes Vico Soto ni pahibaong nga siya natisting ang positibo sa coronavirus disease. Si Soto nagibati og sore throat, dula hilanat og panakit sa lawas. Iyang gipasidanan ng publiko ang Omicron variant. Dali kayo nga mukatap og katong dunay mga symptoms gi kinahanglan dili gyud in town mo gawas-gawas. Si Soto mipahibaw nga magtrabaho siya pero in isolation sa musunod nga 7 ka mga adlaw. Maukad to ang kinatibukan sa to mga balita nga gihatod og gidalit kaninyo agi kateling panong pagalagad ng istasyon DYKC inyong tigbalita. Kini si Amy Bustillo. Inyong nabati ang DYKC Balita.
Alang sa inyong dugang kasayuran, bisitaha ang Facebook page DYKC Cebu. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kantong tulumanon, hatod ka ninyo sa Destro Motors. There is a Destro Motors. Ikaw ang among VIP. Kantong maong tulumanon, gihatod ka na to sa Prima Herbal. Kantong tulumanon, hatod ka ninyo sa Ice Angel, Healing Glenamantuel, Killing Rob. At center, number 11, on Kaleju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at syaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk! Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. At tangi ang tulumanon, lapu-lapu, karun ug ugma, muhas-has sa mga nahimo sa kagamhanan, muhatag ug kwentas klaras sa katawhan kun unsay nahimo sa mga namunuan. Lapu-lapu, karun ug ugma, inyong mabati matag Lunes hangtod sa Biyernes, gikan sa alas 6:30 hangtod sa alas 7 sa buntag, dinhi sa DYKC Radio 675 sa inyong dial. Og inyo usab na makita og mabati sa FB live streaming RPN DYKC Cebu sa Twitter og sa YouTube. Lapu-lapu, karun ug ugma. Gikan sa Mangikay, Mandawi City, nagsipya sa gikusgon nga 10,000 watts. Kini ang sipyanan sa RPN Radio Philippines Network. DDYKC Saishinisinko ang inyong Radio Runda live to the world. Pinagi sa Facebook page, karon mag-download na sa Google Play o Apple Store, YouTube o Twitter. All day, every day. Alang sa mga balita, kasayuran, komentaryo o galingawan. DYKC Saishinisinko ang inyong Radio Runda. YKC hakom sa KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas sa tuntak na alas 6:34. Ang mga unahuna ang inyong mabati ning tulumanon, iya lang sa pagsisibya o way labot kinig istasyon. Sudan sa Lapu-Lapu, kinutlugikan sangaan sa maisog na bayani. Apan ang sukaranan sa pagpadagan sa iyang mga kalihukan, wa musigo sa pagpanginahanglan sa katawhan. Hinungdan kang katilingpan, nangita sa iyang tingusbawan nga gipasagdan sa mga namunuan. Lapu-Lapu, karun ug ugma. Tulumanon nga buhatag ug kwentas klaras sa unsa may angayang dawatong sa katilingpan. Igo na bala nga mangyugpos ang katawhan? Kinahanglan nga dunay mulihok aron ang katawhan nga mas nagkinahanglan at dunay kaumaon. Lapu-Lapu, karun ug ugma. Ikaw lungsod angayan nga basayon tungod kay balaan ang imong katugon. Lapu-Lapu, karun ug ugma. Ug karun ang inyong anchor person. Mga higala, kumustag, mayong buntag, nausab ka ninyong tanan, mayong pagpamainit, mayong pagpamahaw, hinaot nga namus kalagsig, kadasig, ug ka abtig sa panglawas nining mga higayuna. Oy, wa manay tay mga telepono dire, di ta ka kontak ug lain, no? Ang diri sa PLDT, wa tay Globe karon, wa tay Globe putol ang atong Globe, kay mo mo kun ni estilo aning fiber di ay. Basta putol ang internet, wa sa linya sa telepono. Mga higala, katong atong interview, dili palang dugay dito sa kauluhan, mga higala. Kuan ba to? Kanang cell phone niya. Atong gipa, pwede rin, mutawag sila dire dito sa gawas ang cell phone niya. Igdan una so, nanay signal.
Pero ug-ari sa suod ang cellphone na di takakuntak mga higala. Sige lang, may buntag, mayong pagpamahaw, hinaot ka na muskalag si kabaskog o kadasig sa kalawasan. May buntag sa tuntanan ng mga barangay officials diha sa syudad sa Lapu-Lapu, sa lain-lain ng mga barangay at mga lumulupyo sa barangay. Ingon man usab mga higala sa atong mga kaigsuonan na biktima sa bagyong si Odette mga higala. Kumusta ka mo diha? Nakasugod na ba ang syudad sa Lapu-Lapu sa pag-apod-apod sa hinabang mga kaigsuonan? Unya, akong gipasuwayan utag kontak si ato mga miyembros konseho diha syudad sa Lapu-Lapu mga higala. Sila si Councilor Hia, sila si Councilor Attorney Michael Digno, sila si Attorney Rico Amores. Mga kaigsoonan og magkontak nato diri sa atong tulumanon pero di gyud ang among linya diri sa Globe di gyud mo sigo mga higala dito no di gyud mo igo mga higala pero ang atong linya diri sa PLDT mahimo nila nga magkontak specifically si Attorney Rico Amores o baka sa Attorney Michael Dignos o si Attorney Bobby Diaz, mga higala. Ang atong numero diri sa studio, Glenn, mo ni numero ha, Glenn? 8888, upat ka 8 hour. Ramon sa Nick Duterte. 8888-607. Usbon ako, 8888-607, mga higala. Para mga ayot nag-update, kung saan ay dagan mga kaigsunan kay Gahapong Adlawa, Pizza 16, mao intaw'y sumad sa bagyo. Sa bagyong si Odette nga mikusokoso sa Visayas o Mindanao, mga higala. So, maunay subo nga palandungon, usa ka buwan, gikan kagahapon. So, karon usa ka buwan o usa ka adlaw ang nahitabo na mga higala. Kaganihan, nakamensyon ta, uban ni former Senator J.V. Ejercito, mga higala, o usay nga na kanabang assistance ngadto sa mga duna na mga assistance sa pagkakaroon from the national government pero wala pa'y plano no alang sa rehabilitation duna may mga duna man tingali mga assistance nga ginagmay para sa mga housing materials there is provincia si Gobernador Gwen Garcia murag nagahinto og pila to 5,000 pesos niya diri sa Lapu-Lapu dunay mga assistance nga 5,000 pesos katong gitunol gikan sa buhatan sa presidente mga higala 271 million pesos pero sa tunang giingon gud kining 5,000 di pakakapatukod gyud ni ana og mga panimay mga higala nindot mangani kay gipahibaw sa GSIS mga higala no nga dunay loan calamity loan ang GSIS nga itunol mga higala sa Odette affected areas duna sila itunod nga itunol nga assistance kini utang hinoon pero gamay ra kag interest 6% per annum ang ilahang interest mga higala 6% per annum so pwede ka makahuam 20 ngadto sa 40 mil pesos payable suod sa 36 ka buwan. So arang-arang lang po ni mga higala, no? Magka palit-palit ka na, pero mo lagi gihapon ka ng kantidara, mga light materials, papod gihapon ang imo mapalit na. Pero sige na lang, okay na na. Total, katong bagyong kusog, dugay pa itong mubalik. Ha? Dugay pa itong mubalik. Kung maghisguta dinhi sa Visayas, mga higala, kay sa kining pagtuon aning gihimo sa pag-asa mga kaigsoonan dinis ato sa Visayas dunay mga 23 ka mga bagyo sa tibuok tuig pero usa ra gyud ni ana mga higala ang gipaabot nga muigo diri sa Sugbo unya duna pay 80% probability nga muigo ba dinis ato pero usual nga maigo na diri sa ato kanang padong lagi tapos tuig mga kaigsoonan kay hibaw man ta ang hanging amihan mao mugon ni mohapak dire gikan dito sa Luzon gikan dito sunahan pag yung mga kanasuran
moy muhapak diri sa south mga higala unih ibam tas bagyo ari man ni manungod tungod pirmero aris Mindanao ari na magsumikad sa Pacific Ocean niya ug dunay hangin amihan ito maguna niya padong south niya kasagaras hangin amihan anhe na gini padong sa buwan sa Disyembre so muna nga just in case ang usa ka bagyo landfall pare atong bagyong Odet mga higala igo gyuta sa Gabisayan pero panagsa ra kaina nga mahitabo panagsara na nga mahitabo mo nang pasalamat kay punta ni ana sa Ginoo ni Senior Santo Niño nga nagpiesta ta kagahapong adlawa mga higala sa tibuok Sugbo mga kaigsoonan. So balik ko nining atong gisgutan mga higala nga hinabang diha sa nakbayan sa Lapu-Lapu mga higala pastilang paita no wa pagita kadungog og nagsugol na ba og distribute kapin sa usa ka buwan na yun. Ha? Nagsugod na mag-distribute. Ako naglibog lang sa kunin eh. Kay nga no, ang gihisgutan ni Mayor Ahong Chan, ang 236 million nga hinabang unya. Katong 236 million, accordingly, kuala ko no to, kanang na-veto or na-rejected na to sa Office of the Mayor. Sa ito pa, huwag imo ning gamiton ang ito. Mo man ay actually mo ni opinion ha ni Attorney Michael Dignos. Kinis Attorney Michael Dignos, mga higala, nahimo ning City Attorney kaniya ito mo na nga ngilngig, gani ang experience ani mga higala, ngilngig na yun. Yang yang opinion, mga higala, na ganayon, nga dili na ni mahimo nga maoy basis katong 236 million kay na-rejected naman ito. Mao bito hinungdan, nga naghimo sila bagong balaod katong 302 million. Kining bagong balaod nga 302 million, wala pa ni ma-rejected sa mayor. But on January 10, last Monday, mga higala, it naturally became or enacted into law. Even without the signature of the mayor, kay mo man ay pamaagi diha sa look sa siyudad sa Lapu-Lapu mga higala nga ang ordinansa silahang ang ordinansa hon og dili gani na pirmahan sa mayor mo ripened into law na human paglabay sa napo kadlaw. So in other words, balaod na ni naghuwat na lang kinig i-implementar. Pero nangutana ko na tumilabayng simana ba ito na interview na ito si Attorney Michael Dignos kay tagsar kita magkakuha lagi tao interview dito mga higala tungod lagi signal po din taon nga pertigin pa ita mga higala. Ha? Ang PLDT o ang Globe, ambot, wa pamantay balita o naaba sila i-prioritize ng mga area. Wa pagyod mga higala sa munang di ta kayo magka-contact dayon matag karunugun niya. But gisgutan to ni Attorney Michael Dignos nga naa na ron, the ball now is in the hands of the Office of the Mayor. Doon na na'y balaod 302 million. Una, naglibog ko mga higala kay kanunay man nga ipatugbaw ni Mayor Chan nga ang konseho kuno maoy nagbabag libugan na kun ini mga higala ha nganong naglibog kung maayo kay wa mapud sa mo pasupot og unsay iyahang rason nganong namasangil siya nga ang konseho maoy nagbabag mga higala ang iya ragang gihisgutan nga konseho maoy nagbabag tungod kay ang balaod sa konseho adto ang muapod-apod ang mga barangay. Ah. Unya balaon man aprobado man na sa mayoriya. Makaingon di ay tanga ang konseho mo ay nagbabag. Because in the first place, when we speak of that amount for assistance sa mga Odet victims mga higala, luag kaayo ang dughan sa konseho, mga kaigsunan. Luag ang dughan sa konseho. Ah, baliko na to ang history ni ini mga higala. Disyembre 16 ang bagyong Odet. Pagka Disyembre 17 sila sa Attorney Michael Dignos naglatid na sa balaod, nagsige naghimo sa balaod mga higala.
pagka December 20 ilang giaprubahan ang maumbalaod. Giaprubahan nila magkaigsoonan sa konseho tungod sa gipatawag nga special session. In mass motion giaprubahan mga higala ha? Sa tupagatong tanang mga including sa mga sakop sa konseho diha ni atol sa maong session mga higala. Pero unsay nahitabo? Giaprubahan ang naasoy nga ordinansa 236 million pero only to find out that would be rejected by the mayor. Mo na ha, mo na pirmirong istorya kalabot ini. Tungod kay rejected na sa mayor, mga kaigsoonan, naning kamot ang konseho. Pinanguluhan nilang attorney Michael Digno, so nilang attorney Rico Amores, nilang attorney Ipoy Pakibot, nilang attorney nilang sa tanan nato nga mga nilang attorney Bobby Diaz, mga higala, ilang gipaningkamutan, mauna nga naglatid na po silang balaod. Ha, ila tong giaprubahan tong AIP that included sa 302 million and then naglatid silang supplemental og gatong ordinansa nga maoy mo-enable niining assistance nga 302 million. Ilang gipadak-an kay doon naman ko ni request sa Office of the Mayor nga katong ipaayos mga atop, ipalit ko noog generator. So, ang nahitabo, ila na sad tong gituki. Unya, ila sad kining giaprubahan mga higala. Ako, nganong naglibog ko mga higala kay naamagunay mga abogado unta ang Office of the Mayor. Pero klaro man kaistanan nga dili mao ang advice sa mga abogado niya. Of course kay dili man ni abogadong mayor niya dili man sa semo gamit og kaugalingon niyang desisyon. Mo nang nagtuo siya nga kini kunong 302 million illegal kuno nganuman kay nag-include kini sa budget nga 60 million nga additional gikan sa 76 million nga allocated budget na. Pero sa rules mga higala, kung emergency gani mga kaigsoonan, you can realign the allocated budget mga kaigsoonan oy para pagtabang alang sa ha, mga kahigalaan nato na biktima sa bagyong si Odette. Mauna hinungdan nga gi-include sa konseho katong 60 million gikan to sa ilang gi-realign budget previously approved nga 76 million. Sumuuna nga giingon sa mayor nga illegal kuno kay nang hilabot na sila sa gi-allocate ng budget, ilang gi-realign. Balikon ako nga sa rules mga higala, mahimo nimo nga ma-realign ang budget specifically og dunay emergency. Niya mauna sana iyang gipasangil, wa kuno nila pirmahi kay illegal ang naasoy nga budget mga higala. Kinibitaw mo nag-iingon ba mga higala og di ganita ganahan nga mutabang mga kaigsoonan, daghan kay grason ha, daghan kay grason gagamito nato nya ang pangutan naron, sila ba sa konseho mao'y nagbabag niini? Naanatanan gitagaan sa amount, gitagaan sa daghan ng rason, unya ngano magyud nga gilangay-langay magyud mga higala? So makaingon bata mga kaigsoonan nga sila sa konseho mo'y nagbabag? Klaro makaini nga gihimo sa konseho mga higala. Gitagaan nila chance ang buhatan sa mayor, iyang gireject. O buot gani huna-hunaon mga higala, mahimo naman to nga dili nila himo aglaing balaod ba? Para madaot yung mayor mga kaigsoonan kay o gireject man to sa mayor o niya wa man sila mo override ni ini, meaning namatay na to ang balaod in its natural death. Pero tungod kay ang ilang kasing-kasing anaagayod sa pagtabang mga kahigalaan, ang ilang gibuhat maong pagpasar og laing balaod para mabuhi ang tabang ngadto sa mga kaigsoonan. Pero just the same
similar action nga gihimo sa mayor, wa tagda. May mapud gani kay wa niya i-reject. Pero nahimo ng balaod karon. Pero pangutana ang bula na anaron sa buhatan sa mayor, kinsamay ni babag sa maong tabang ngadto sa mga tagalapulapo mga higala. Muna ati isulti ngadto sa ato mga kingsunan. Oh. Balikon ako atong i-recap. Pitsa 20, gireject sa mayor. Niya kinsamay ni babag mga higala. Karon na anay 302 million, mga kaigsunan, wala pagihapon i-implementar sa mayor. Niya kinsamay ni babag mga kaigalaan. Ang dakong rason yun niini, maog yun nga dunay provision sa balaod nga ang mga barangay maoy muapod-apod, which is against his will, mga higala. Ang mga barangay mo ay muapod-apod kaya ang gusto niya, ang muapod-apod niya ang iyang buhatan through CSWDO. Ang katarungan ko niini sa mga konsihal, for all upunganons to know, ha, mga higala, ang katarungan sa mga konsihal, even during the time nga bag-o pang nahuman ang bagyo, aron unta lagi madali-dali sa pagtabang mga higala bitaw. Kay kining manginahang lanta kon mahimo mura bitaw tag bata bitaw ang gamay nga masuso nga kon mahimo lang naadayon inig hoho og nigkagutom naadayon di ba masusong bata mo hilak na dayon mga kaygalaan inana unta ba nga naagyo dayon. Pero tanawa mga higala, wa gyud sukad ni atong Disyembre 16. Nya unsa tarong pitsa ha? Enero 17 na usa ka buwan ug usa ka adlaw. Unya wa pataroy, I don't know ha, basta sukad ni atong milabayng semana mo panay ako na sayran kay wa pa ko ka tino dito og nagsugod na ba sila pag apod-apod ni ana. Pero mao lagi na tungod kay gihisgutan sa mayor nga ni babag kuno ang mga konsehales. Sa ato pa, ang buot niyang ipasabot mga higala nga dili gyud to maapod-apod. Kinahadlok kuno siya nga makiha. Nahadlok siyang makiha mga higala. Kung iya kining implementar kay sumaapa niya illegal. Oh, unya ang pangutana, illegal ba di ay? Oh, mao na diha karon mga kaigsunan. Usaon pagka-illegal ni ana nga pinasubay kinis balaod niya sa tunang giingon lagi mga kaigalaan, abogado, lima na sila ka mga konsehal nga mga mayong laking abogado, di lang ordinaryong mga abogado ha. Nanggungis na, so to speak ba mga higala, nanggungis na pagpanglaban mga higala sa tupag mao na gani ng imong profesyon. Unya nabuhi ka na ni ana tungod sa imong profesyon, mamaster na gina nimo mga higala. Mao na naadiha mga kaigsunan. Pero tanawa tungod sa drama-drama yang gipasangil ni nga tus konseho nga maukunoy ni babag. Oh, pero tanawa kung sa yang gibuhat, nagdrama na hinuon, nagilak-hilak. Ako lagi kung maghisgot lang og contest sa drama mga higala, ako for almost 10 years. Even karon wa na lang kung kalugar og apil-apil na og drama sa radio kay diri sa DYKC, wa man sa drama mga higala. Ako ganahan pa manghihapon, kung mao man ay first love yun ako mga higala, trabaho sa radio, ang pagka-dramaturgo mang yun. So, almost 10 years kong aktual nga dramaturgo sa radio mga higala, unya mo gikuhaan akong palit bugas, palit og buwan, ha, palit og utang kamunggay mga kaigsunan nga gibuhi sa kuang pamilya mga higala. Sa tupa og boto na unaon maayo na kumo drama, maayo na kamo hilak-hilak, pero ako mga kaigsunan surrender pagihapon ko aning pagka dramaturgo ni Mayor Chan. Maayo gyud no, maayong dramaturgo mga higala. Hilak-hilak dayon kay gibabagan, daugon sa pagdani sa mga tao tungod kay ang iyahang gusto wa matuman. Para kanako og dili matuman ang atong gusto mga kaigsunan, ang importante
nga matabangan in tawo nato ang mga nabiktima sa bagyong Odette. Monay labing mahinungdanon sa tanan. Kining atong itunol dito nilang 5,000 pesos o pilay kantidad magaling nga matunol na to nila mga higala, dili pani makatabang yun makasulbad sa tanan nilang mga problema, mga kahigalaan. Pero, dako na kay nagmatabang. Ha? Dako na kay nagmatabang. Mao lagi na nga ako libog lang kita nga nog yun nga langay-langay yun maning tabang. Nangutan ako sa konseho. Ugon sa ba, dili ba ni Madda og dunay, maado na ba'y compromise agreement bitaw? Nga ang duha ka parties mo tone down silang tagsa-tagsa ka mga opposing kanang stand, mga higala. Mahimo ba na nga magsultihanay ang buhatan sa mayor? Niingon si Attorney Michael Dignus, okay ra na, wag ginay problema. Niingon si Attorney Rico Amores, okay ra na, wag ginay problema. Naguwat lang sila og ipatawag sa mayor aron mag-istorya-istorya sila. Pero hangtod niya tumilabayng simana, wa pagyoy tawag nga ilang nadawat aron nga mag-istorya sila kalabot ini. Kay mahimo ba na ba? Sabutan lang. Ibutantaron, sige. Ibutantaron, tumanon na natong ordinansa ang mga barangay officials maoy muapod-apod. Nala, sige. Para pag-compromise, kay gusto mag-insyang na ang CSWDO, hala, patabangon ang CSWDO mga higala. Oh, unsa may problema guni ana? Oh, walay problema mga higala og patabangon ang CSWDO kay usa sa labing dako nga rason inis mga konsehales nganong iagi ni sa barangay kay ang mga barangay 30 guni ka mga barangay mga higala nato diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mga higala. 30 ka barangay. Unya duna ibutan talang og dunay pila 20 ka personnel kada barangay. Oh, sayunan kanina 30 ka barangay duna kay 600 ka mga empleyado nga muapod-apod mga higala og itandi ngadto lang sa pulos CSWDO nga multiple personnel. Ibutan talag labing daghan 100 pero di sa tingali ka about 100 niya mo nay mo apod-apod. Wa gihapoy mahimo madugay pagihapon mga kaigsunan nya tanawa sayo pa as early as niadtong pag-reject sa mayor sa ordinansa sa 236 million ang 17 ka mga kapitan ni pagawas nagmanifesto nga andam sila nga muapod-apod mga higala sa maong nga hinabang gikan sa Dakbayan nga iagi downloaded dito sa ilahang barangay. Pero wa gyud in town kana mahitabo o wa gyud buhata mga higala. Namang pangutan na nato karon niya kinsa may nibabag? Ha? Ang buhatan sa mayor o ang buhatan sa konseho mga kaigsoonan? Wa natay oras dere sa atong tulumanon. Sa ngala na lang sa tanan nato ng mga kaubanan ng istasyon atong studio technician si Glenn Tutud, uban diri ni Ramil Malera, atong station manager LV Canet, inyong alagad Amy Bustillo. Buingo dagan salamat sa inyong pagpaminaw mayong buntag. Pabuta ang musunod nga tulumanon. Maukadto ang tulumanon. Lapu-Lapu karon ug umba. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Una-una ang inyong nabati sa maog tulumanon. Iya lang sa pagsisibya o way labot ang istasyon. At center, number 11, on coming to Kai Soto! Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at syaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot! Slam! Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Gikan sa Mandaue City, Tag Sibiyan.
sa gikuskol nga 10,000 watts. Kini ang sibyanan sa RPN, Radio Philippines Network, DDYKC. Sa isinising ang inyong Radio Ronda. Live to the world, pinagi sa Facebook page. Karon mag-download na sa Google Play o Apple Store, YouTube o Twitter. All day, every day. Alang sa mga balita, kasayuran, komentaryo o galingawan. DYKC, sa isinising ang inyong Radio Ronda. Ang mga unahuna ang inyong mabati ning tulumanon, iya lang sa pagsisibya ug way labot kining istasyon. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa katangian na makapilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas. Makatwiran at patas makisama, higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian. Mga ka-Pilipinas, mga ka-Pilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Panatang Makapilipinas. Iboboto ko Makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas, siya ay makatotoo. Siya ay malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay maka-Diyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan, siya ay makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian. Na maka-Pilipinas, taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas makisama, at higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian. Mga ka-Pilipinas, mga ka-Pilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Panatang Makapilipinas. Iboboto ko Makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatwiran at patas makisama.
Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan, siya ay makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian. Na makapilipinas, taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makagiran at patas makisama. Higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian. Mga ka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Panatang makapilipinas. Iboboto ko makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan, siya ay makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian. Na makapilipinas, taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makagiran at patas makisama. Higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian. Mga ka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Panatang makapilipinas. Iboboto ko makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan, siya ay makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian. Na makapilipinas, taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makagiran at patas makisama. Higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian. Mga ka-Pilipinas,
kagabayan ng Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Panatang Makapilipinas. Iboboto ko, Makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas, siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan, siya ay makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian. Na makapilipinas, taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtatag. Malipayong adlaw kanatong tanan, kini si Mayor Ahong Chan, manghinaot nga sa pagsaulog nato sa Pasko nga puno sa gugma, paglaom, pagtinabangay, pagsinabtanay ug panaghiusa kanatong mga upunganon. Mapasalamaton ako sa inyong pagsanong sa akong panawagan nga magpabakuna. Gani kita ang naguna nga local government unit nga adunay pinakadaghan nga nagpabakuna sa kinatibuk-ang Metro Cebu. Malaumon ako nga sa adlaw sa pagkatao sa atong manunubos, makabut nato ang 80% sa atong populasyon nga bakunado. Gani karon sa milabay nga mga adlaw sugod ni adtong Nobyembre 24 hangtod Disyembre 1. Duha lang ang natala na kaso sa COVID-19. Unum kaadlaw kita na zero case. Manghinaot ako na magpadayon kini ang pag-us-us sa atong kaso sa COVID-19. Mao kini ang atong gilaraw nga pinaskuhan sa katawhang upunganon. Sa ngalan sa akong tibuok pamilya, ako muingon kaninyo, malipayong Pasko ug pulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Mao kadto ang mga panghinaot ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Jan alang sa katawhang upungan. Malipayong adlaw kanatong tanan, kini si Mayor Ahong Chan, manghinaot nga sa pagsaulog nato sa Pasko nga puno sa gugma, paglaom, pagtinabangay, pagsinabtanay ug panaghiusa kanatong mga upunganon. Mapasalamaton ako sa inyong pagsanong sa akong panawagan nga magpabakuna. Gani kita ang naguna nga local government unit nga adunay pinakadaghan nga nagpabakuna sa kinatibuk-ang Metro Cebu. Malaumon ako nga sa adlaw sa pagkatao sa atong manunubos, makabut nato ang 80% sa atong populasyon nga bakunado. Gani karon sa milabay nga mga adlaw sugod ni adtong Nobyembre 24 hangtod Disyembre 1, duha lang ang natala na kaso sa COVID-19. Unum kaadlaw kita na zero case. Manghinaot ako na magpadayon kini ang pag-us-us sa atong kaso sa COVID-19. Mao kini ang atong gilaraw
nga pinaskuhan sa katawhang upunganon. Sa ngalan sa akong tibuok pamilya, ako muingon kaninyo, malipayong Pasko ug pulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Maukadto ang mga panghinaot ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Jan alang sa katawhang upunganon. Malipayong adlaw kanatong tanan, kini si Mayor Ahong Jan manghinaot nga sa pagsaulog nato sa Pasko nga puno sa gugma, paglaom, pagtinabangay, pagsinabtanay ug panaghiusa kanatong mga upunganon. Mapasalamaton ako sa inyong pagsanong sa akong panawagan nga magpabakuna. Gani kita ang naguna nga local government unit nga adunay pinakadaghan nga nagpabakuna sa kinatibuk-ang Metro Cebu. Malaumon ako nga sa adlaw sa pagkatao sa atong manunubos, makabut nato ang 80% sa atong populasyon nga bakunado. Gani karon sa milabay nga mga adlaw sugod ni adtong Nobyembre 24 hangtod Disyembre 1, duha lang ang natala nga kaso sa COVID-19. Unom kaadlaw kita na zero case. Manghinaot ako na magpadayon kini ang pag-us-us sa atong kaso sa COVID-19. Mao kini ang atong gilaraw nga pinaskuhan sa katawhang upunganon. Sa ngalan sa akong tibuok pamilya, ako muingon kaninyo, malipayong Pasko ug pulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Maukadto ang mga panghinaot ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Jan alang sa katawhang upunganon. Malipayong adlaw kanatong tanan, kini si Mayor Ahong Jan manghinaot nga sa pagsaulog nato sa Pasko nga puno sa gugma, paglaom, pagtinabangay, pagsinabtanay ug panaghiusa kanatong mga upunganon. Mapasalamaton ako sa inyong pagsanong sa akong panawagan nga magpabakuna. Gani kita ang naguna nga local government unit nga adunay pinakadaghan nga nagpabakuna sa kinatibuk-ang Metro Cebu. Malaumon ako nga sa adlaw sa pagkatao sa atong manunubos, makabut nato ang 80% sa atong populasyon nga bakunado. Gani karon sa milabay nga mga adlaw sugod ni adtong Nobyembre 24 hangtod Disyembre 1, duha lang ang natala nga kaso sa COVID-19. Unom kaadlaw kita na zero case. Manghinaot ako na magpadayon kini ang pag-us-us sa atong kaso sa COVID-19. Mao kini ang atong gilaraw nga pinaskuhan sa katawhang upunganon. Sa ngalan sa akong tibuok pamilya, ako muingon kaninyo, malipayong Pasko ug pulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Maukadto ang mga panghinaot ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Jan alang sa katawhang upunganon.
malipayong adlaw kanatong tanan. Kini si Mayor Ahong Chan manghinaot nga sa pagsaulog nato sa Pasko nga puno sa gugma, paglaom, pagtinabangay, pagsinabtanay ug panaghiusa kanatong mga upunganon. Mapasalamaton ako sa inyong pagsalong sa akong panawagan nga magpabakuna. Gani kita ang naguna nga local government unit nga adunay pinakadaghan nga nagpabakuna sa kinatibuk-ang Metro Cebu. Malaumon ako nga sa adlaw sa pagkatao sa atong manunubos, makabut nato ang 80% sa atong populasyon nga bakunado. Gani karon sa milabay nga mga adlaw sugod ni adtong Nobyembre 24 hangtod Disyembre 1, duha lang ang natala nga kaso sa COVID-19. Unum ka adlaw kita nga zero case. Manghinaot ako nga magpadayon kini ang pag-us-us sa atong kaso sa COVID-19. Mao kini ang atong gilaraw nga pinaskuhan sa katawhang upunganon. Sa ngalan sa akong tibuok pamilya, ako muingon kaninyo, malipayong Pasko ug pulahang pag-ong tuig kanatong tanan. Mao kadto ang mga panghinaot ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Jan alang sa katawhang upungan. Sa Magigay Mandaue City, Tag City sa gikusgon nga 10,000 watts. Kini ang CPIanan sa RPN Radio Philippines Network, DDYKC. Sa isyu ang inyong Radio Ronda live to the world. Pinagi sa Facebook page, karon mag-download na sa Google Play o Apple Store, YouTube o Twitter. All day, every day. Alang sa mga balita, kasayuran, komentaryo o galingawan. DYKC sa isyu ang inyong Radio Ronda. Ang mga unahuna ang inyong mabati ning tulumanon, iya lang sa pagsisibya ug way labot kining istasyon. Mga igsoon, may buntag. Kini si June kanya. Gibati kog dakong kalipay nga nakabalik dinhi sa atong pinanggang powerful, labing sipa nga radio station dinhi sa Region 7 nga mao ang radio station DYKC sa Radio Philippines Network. Mga imig abiso sa gabay pagka-delay sa atong broadcast nga magsugod unta alas 7 ang takna, kay gi-adjust pa sa atong mga technical men ang compatibility sa atong laptop o sa atong station. But nevertheless, at last ni ana nagsugod ang atong sibya. Unsa may makuha sa atong mga suking tigpaminaw niining pagbalik sa tulumanon kulata dinhi sa istasyon DYKC. Ang kulata magpadayon sa krusada batok sa mga daotan. Manaaman sila sa gobyerno or maanaaman sila sa pribadong sektor. Kulata will always struggle for change kung kausaban. Ang kulata mubarog anha sa katarungan ug anha sa matuod. Intonses, nining atong kalibutan, ang kulata mudapig sa naa mubarog sa atong magbubuhat, kay this is a world engulfed in a war between God and Satan. Ni ata, ni ining atong tulumanon, ni atong kalibutan, nga gubat kini batok sa mga daotan, gubat kini sa katarong batok sa hiwi sa katilingban. Busa, namugna pagbalik ang kulata, mibalik dinhi sa DYKC aron pagpadayo niini.
kinsa may gubaton sa kulata? Una, ang administrasyon ni Jonas Cortes nga gituhuan nga namungingi sa daghang alleged kawatan sa gobyerno. Ikaduhang gubaton sa kulata, mao ang programa di gobyerno ni Congresswoman Lollipop Uwano Dizon nga gituhuan nga nagbutang og mga tao og mga broadcasters aron paglumpag sa administrasyon ni Mayor Ahong Chan dinhas Dakbayas Lapu-Lapu. Makigubat ang kulata batok sa agimat party list tungod kay kinigituhuan nga dunay mga kandidato nga dili maayo sa katilingban. Ang kulata mga higala makigbatok usbonako sa mga giingong kawatan kung mga tao nga na-involve sa immorality nga naas gobyerno kung gitawag og sex scandals dili lamang dinis Dakbayan sa Mandawi, apil ang lain-laing mga lugar, apil gani ang Dakbayan sa Sugbo. Ang kulata mo batok usbonako sa hiwi sa katilingban og kini mo batok mga higala niadtong mga kurakot sa gobyerno. Our program will declare war versus people in government, people in the civilian or private or business sectors nga miguba sa atong kalikupan kon ni bungkag sa atong kabukiran, mihimo og mga daotan sa atong kadagatan og kasapaan. This is the only place we live. Mauna nga atong matngunan, atong barugan, atong ampingan ang kanindot sa atong kalikupan. Dinhi ni balik ang kulata sa radio station DYKC aron sa pagtuman ni adtong atong gisulti dili palang dugay. It's called the fulfillment of our promise to seek for truth, justice, and anything that is pro-God in this part of the world. Niining buntaga, makaisaysayanon, pizza 17 sa adlaw sa Enero, formal namong ideklarar ang pagbukas pagbalik sa kulata dinhi sa DYKC. This is the formal opening of this program.